matindi ng training na kailangang pagdaanan ng ating mga gwardya ng piitan. Buwan ang binibilang bago sila masilip man lang ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman nung nagkaroon ng pagkakataon, ang mga yakap na kanilang natanggap, ganun na lang kahigpit! Ladies and gentlemen, ang mahigit 500 trainees ng Batch Saligpala na dumaan sa isa't kalahating buwan na puspus ang training para maging jail officer sa ilalim ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa bilang reward sa kanila. The relatives and loved ones of the trainees are given 10 minutes to approach them at the training ground. Binigyan sila ng pagkakataong mayakap ng kanilang mga mahal sa buhay sa loob lang ng 10 minuto. Nung time na yun na sinabi nung speaker na bibigyan namin kayo ng 10 minutes para lapitan sila, takbo na ako, nayakap ko na lang siya. Yun nga lang, kailangan pa rin hindi masira ng mga trainee ang kanilang formation. Bawal silang gumalaw o magsalita, kaya ang ilan sa kanila naging emosyonal. Gaya ni Vincent na napapikit at napaluha na lang nung yakapin ng kanyang nanay Edith at tatay Ferdinand. Congratulations anak, nagawa mo para yan sa sarili mong kinabukasan. Galing-galing ko, Vincent! Tuwang-tuwa ako at hindi ko malalagyan ang aking katuwaan. Kaya ang tumupad ang aking pangarap, magiging isang pulis din o sundalo. Amay! Nung pagbaba ko, nakita ko siyang ang payat-payat, humpak ang pisngi, maitim, tapos may mga rashes. Tapos nakaliad siyang ganon. Kaya ang bugso ng damdamin ko, niyakap ko siya mahigpit. Disyembre pa nung nakaraang taon, nung huling nakasama ni Edith ang kanyang anak na si Vincent, na isa sa mga kumakayod para sa kanilang pamilya. Kaya sa pagkakataong yun, marapat lang daw na suklian niya ang kabutihan ng kanyang anak. Gusto ko nga siya pakainin eh. Nung lumapit na sa kanya yung asawa ko, doon ko na naisip na ayusin yung tuck-in niya. Bata pa lang, pangarap na raw ng panganay ni na Ferdinand at Edith na maging pulis. Ang nag-training sa kanya yung pamangking kong criminology. Kaya si Vincent, nagpursige. Nagsiself-reveal lang po siya nun kasi yun nga po, nag-college na rin po ako. Hindi po siya masyadong ready nun. Nagahati po yung oras niya as working then student na nagre-review. Hindi po siya nakapasa. Pero si Vincent, hindi pinanghinaan ng loob. Muling nag-board exam. At sa pagkakataong ito, pumasa na siya. Sumibigaw po siya bigla, tapos narinig Lord, na rin po nakapasa saan. Ako. Tapos umiyak po siya, niyakap ko rin, hagulgul siya. Agad naghanda para makapasok sa training sa Bureau of Corrections. Pero dahil bawal bisitahin ang anak mula nung nag-in-house training na ito. Kapag namimiss ko siya, pumupunta ako doon, tinatanong ko siya sa malayo. Alam ko kakayanin mo kasi gusto mo yan eh. Pag nagluluto ako ng sinigang na baboy na may taba, yun kasi ang gusto niya eh. Naaalala ko siya, sabi ko ano kaya inuulam ng anak ko ngayon. Kaya hindi ko siya maaaring hindi maisip. Pero kung meron daw namimiss ang kanilang anak maliban sa kanila, yan ay ang motor nito. Ito po yung motor ni Vincent na namimiss niya habang nasa loob. 100% po akong proud kay Vincent. Hindi lang ang mga mag-ama at mag-ina ang nagkita. Pati na ang mga magkasintahan. Kagaya ng muling pagtatagpo ng trainee na si Riza at ng kanyang live-in partner na si RJ. Hindi man makagalaw o makapagsalita si Riza, ang pangungulila at pagmamahal ni RJ sa kanyang nobya, idinaan na lang niya sa halik. Pinauna ko muna yung family niya na umalik sa anak nila. Nung 5 minutes na lang ako na natira. Boss, congrats. Sabi ko, natupad mo na yung pangarap mo. Last 3 minutes. Nung narinig ko yung last 3 minutes, hinalikan ko na sir kasi siyempre sabi ko kung halikan niya sir.
klase raw sa kolehiyo sina RJ at Riza. Naging magkasintahan at nagkaanak si Queen Stephanie. Nung time na wala kaming pera nung mag-asawa na kami. Nag-online seller siya. Talagang gusto niya makatulong sa pamilya. Maliban sa pagiging ina, may isang tungkulin pa raw na nais gampanan si Riza. Ang maging pulis. Nag-apply agad siya ng PNP nung pagkapasa niya ng board. Hindi rin po siya nakapasa. Kaya si Riza, nagbaka sakaling makapasok sa Bureau of Corrections. Pero ilang beses ding na-disqualify dahil sa kanyang height. Ang requirement kasi, at least 5 feet 2 inches. Pinapalakas ko yun lagi yung loob niya. Sabi ko sa kanya, ibaba yung height. Makapasok ka na next year. Pero nung inanunsyo ng PNP na bababaan ang height requirement para sa mga aplikante, si Riza nagdoble kayod para makapasok dito. Ako po yung nagsilbing trainer niya noon sa tatakbo kami dyan sa Bilibid, doon ko sa pinagjogging, tapos push up. Lagi ko siyang pinagboboxing. Oh my goodness! Ay! Ayoko na lang gamila. Isa sa mga requirement ng training ni Riza, ang ipagupit ang kanyang buhok. Sabi sa akin, boss, sunduin mo na ako dito. Makikita mo na yung ano, kamukha ni Papa. Pagdating ko rin, sir, kalbo na. Nagtawa ako, mukha kang itlog. Pero maganda ka pa rin. Hanggang natanggap na siya. Pero kung meron man lubos na nahirapan sa naging in-house training ni Riza, walang iba kundi ang kanyang anak na si Queen. Papa Tisu, sana po nati-training po si Mama and out na po si Mama. I miss you, Mama. I love you. Last 3 minutes. Kaya hindi na raw napigilan ni RJ na maging emosyonal nung muling makita si Riza. Sobrang pinayat niya, sir. From 57 kilograms, 50 kilograms na lang siya, sir. Gawang-awa kami. Nung hinawakan ko yung likod niya, parang boto eh. Dinala rin niya ang lahat ng paboritong pagkain ng kanyang minamahal. Nilutuan ko siya ng Shanghai, binilihan ko siya ng cake. Gusto ko na siya talaga makita ang naka-uniform. Kasi na-excite ako eh. Maaari niyo pong gamitin itong hagdanan dito sa stage. Part siya ng kanilang training, you have to control your emotion and be on top of the situation. Graduate nila after 5 months, so fully trained na sila to occupy their job. Samantala, nitong Biyernes, sa pahintulot ng pamunuan ng Bureau of Corrections, ang trainees na sina Vincent at Riza. Left face. Nakikita mo ba kung sino yung mga yan? Yes, sir! Pinayagan muling makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa pagkakataong ito, sa mas mahaba-habang sandali. Sir, graduation po si sir! At si Riza, walang ideya sa itatanong sa kanya ng live-in partner niyang si RJ. Okay, si Juan Trainee Katamura! About face! Ang mga tagpong kukurot sa ating mga puso. Pwede na ba kita maging asawa? Sa aming pagbabalik. Marami ang naantig sa viral videos na ito kung saan ang mga nagtapos na trainees ng Bureau of Corrections muling nakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa loob lang ng 10 minuto. Matapos ang 45 days na puspusan nilang training. Sa pahintulot na maopisyal ng Bureau of Corrections, ang ilan sa mga kamag-anak ng trainees na sina Vincent at Riza. Left face. Nakikita mo ba kung sino yung mga yan? Sir, sir! Oh, this is your day. Nabigyan ng pagkakataon na makasama sila sa mas mahaba-habang sandali. Sir, graduation po si sir! At sa pagkakataong ito, meron silang kasama ang tita Tess ni Vincent
na siya raw nag-alaga sa kanya nung siya'y bata pa. Congrats, Kuya. Very proud of you, Kuya. Love you, Kuya. Always, Kuya. Kaya kayo muwi. Pahala, Apun. Gabi na kami dumating, Ten. Papa pumasok? Gustong-gusto man pumunta rito. Hindi na talaga siya pinayaan. Alam kong magiging mabuti ka kasi mabuting bata ka nung inaalagaan pa lang kita. At nakita rin muli ni Vincent ang paborito niyang motor. Samantala, kasakasama rin ni RJ ang ilan sa mga importanteng tao sa buhay nila ni Riza. Si RJ kasi may mahalagang itatanong sa kanyang nobya. Okay, see you one train ay Katamura! Matagal na pagkakataon ko itong inintay. Hindi lang sa harap ng mga classmate mo, sa mga official mo. Pwede na ba kitang maging asawa? Yes. Na din po kami. Tagal na din po pinapangarap naman po sir lahat ng babae na mag-propose po yung partner nila. Kailan mo planong pakasalan talaga si Riza? Pagka humaba na yung hair niya sir ulit para feel na feel niya po yung ano, yung gown niya sir. Pangako ko sa iyo boss na ano, mamahalin kita habang buhay. Ito ano, buong mundo yung nakakarinig nito. Tapos talagang kita araw-araw, minuminuto. Na natin hintayin mapagtanto kung gaano kahalaga ang mga segundo't minuto sa lahat ng pagkakataon. Ipadama sa mga mahal natin sa buhay ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng napakahigpit nating mga yakap. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.